Hello guys, welcome back to my channel, Bert Buhay Guru in US. Thank you so much for all my subscribers. Thank you so much for watching all my videos. Thank you so much. This video is intended only sa mga bagong guru natin dito sa US na kung saan kumukuha sila ng bagong sasakyan nila kasi basic need talaga dito ang sasakyan. Kasi pag wala kayong sasakyan, mahihirapan talaga kayo dito sa US. So, even though mababae ka man o malalaki ka man dito, kailangan mo talaga ito na kumukuha ng sasakyan dito sa US. So, isi-share ko lang kasi mayroon akong isang na-discovery na operation sa sasakyan natin na kung saan it is very important talaga. It is about oil sa sasakyan natin. So, paano natin i-monitor yung oil natin sa sasakyan? Kasi yung oil, need talaga yan. That is the life of your car. Ma-failure ang oil mo. Ma-failure ka sa pag-change oil. More or less, maraming damage ang mangyari sa sasakyan mo. So, para hindi ka na mahirapan na i-monitor yung oil mo, kasi mostly, ang ginagawa natin is i-open natin yung front cover ng sasakyan natin at i-open doon sa makina at tingnan kung okay pa yung oil. But then, this operation na na-discovery ko is digitally. Okay, so digital operation, hindi manually. So, ipakita ko karon sa inyo kung paano. So, tingnan nyo yung indicator na ito. Okay? So, dito, mayroong tatlong indicators. Okay? So, yung pinakagilid dito, ito ang titingnan natin. Dito sa indicator na ito, makikita natin yung oras, anong oras na ba ngayon? 12:48 PM. Then makikita natin yung sa taas mayroong miles. Sa ibaba mayroon ding isang miles. So, yung miles na yan, yun ang total miles na overall na miles na mula ng ginagamit na ang sasakyan na ito. 16,455 only. Okay? Then, yung mayroong isang trip A na kung saan mayroong 4,641.2 miles, which is dyan nag-start kung kailan ka nag-change oil. So, nag-start siya from zero, then ginagamit mo ilang miles na nagamit mo, yun ang basihan. So, mostly 7,500 miles bago mo ito ang next change oil. Sa ilalim, mayroong Fahrenheit yung ano natin dito, temperature. So, dyan na makikita natin. So, dito tayo. Yung 4,641, medyo malayo pa yan sa 7,500 na dapat na i-change oil natin ulit. So, but then, mayroon siyang tinatawag natin, makikita na talaga natin kung ilang percentage na lang ang oil life natin mula noong nagpa-change oil tayo. So, ituturo ko sa inyo, itong stick na to, ito lang yung i-click mo, i-pause mo lang, mag-change yung ano niya, yung nakalagay. So, mayroon na, iba na. I-change mo pa rin. So, yan. Makikita mo na yung oil life. Okay, tingnan natin na maigi. Oil life is, yung oil life ng sasakyan ko ngayon ay 50% na lang siya. So, according to the instructions from the mechanics, kailangan pag umabot na ng 15% na lang yung oil life ng sasakyan mo, kailangan mo nang
i-change oil. So sometimes hindi sila nagbe-base doon sa number of miles. Kasi sabi nila at least 7,500, but to be exact talaga doon natin i-tingnan sa indicator na ito, okay? So ito lang ang gagamitin natin, no. Mayroon diyang stick, i-push push lang natin, push hanggat makikita natin yung oil life. So hindi ka na mag-open ng cover doon sa front cover ng sasakyan mo at tingnan yung kung ano na ang sitwasyon ng oil mo. But then dito na lang digital, okay? Digital operation. Tingnan natin. Okay? So makikita lang natin dito, i-pause lang, i-pause, i-pause, i-pause. Okay. So balik tayo sa normal. So ito ang normal na indication niya. So makikita ang mileage, makikita din. So dito natin makikita ang tinatawag nating average ng sasakyan mo, yung miles per gallon. Kung ilang gallon or ilang miles yung matakbo ng sasakyan mo sa isang gallon. Kasi gallon ang ginagamit ito doon sa Pilipinas is liter. So dito, gallons. So ang average na mile per gallon sa sasakyan ko is 26.4. So ito, pag ma-estimate mo ito, pag mag-ano ka ng ilang gallons na i-ano mo, ilagay sa fuel. So ma-estimate mo kung ilang kilometer or ilang miles din ang pupuntahan mo. Okay? So ito lang ang tips ko ngayon. Sana makatulong nyo sa makatulong ito at then para mamonitor nyo yung oil life ng sasakyan mo. Okay, so thank you so much for watching my video. Thank you and thank you so much. Bye bye.